Magandang araw mga kababayan. Alright, samahan niyo po kami ngayon dahil mayroon po kaming natanggap na bagong project. It's a 2-hectare na farm. Tapos mayroong mga kakao. At i-rehab natin po ngayon at mag-pruning po tayo. I'm ready for whatever comes. Nothing can keep me from you. Nothing can keep me from you. Something about the things you told me. Oh, I wrote them down. Yeah, I took them with me to the place we found. And I'll be waiting for you. Yeah, I'll be waiting for you. For you. I follow the moon. From the dark to the break of dawn. Smoking weed and writing songs. Meet me at the sunrise. Magkatensa namin saging. Di ba magsilbi ng kakao kung damay pa din sa inik. Makubol man na siya. Makubol. Basta bata pa kayo. Inik na tayo. Kung 5 anyos na. Yan, ready na yung tools natin. May bulo na tayo, tapos may pruning shear tayo, nandito sa ating bag. May pruning saw din tayo. At may baon din, may tubig, saka pagkain. Ayan. So, first time ko pa na makita ang lugar na ito, kaya samahan niyo po ako dahil ang sabi ng mayari mga it's 10 years old na mga kakao pero hindi na alagaan. Expected medyo magulo ang farm na ito, tapos aayusin natin. Medyo pahirapan yung daan, medyo maputik. Hindi na makakapasok yung mga 4 wheels dito. Pero mga single motor, kaya pang makapasok. Sabi din ng may-ari, ang mga kakao ay malalaki na. Pero walang bunga. Puro itim, puro daw mga sira. So, titingnan natin ngayon. Sinubukan na daw nila dati na i-rehab. Pero hindi daw nila kinaya. Kaya sinubukan nila na i-contact tayo baka sakaling magawan pa ng paraan. I believe kayang-kaya. Basta ma-apply lang yung mga tamang paraan. Alright. So, let's go. Ayan, I think nandito na tayo. Ayan, dito na yung mga kakao. Ay, pa to. Dito na yung mga kakao. Medyo magulo talaga. Halatang halata na mahabang panahon na hindi nakatikim ng pag-aalaga. Ayan. Walang halos mga bunga. Ayan, dami-daming mga tsupon. Ayan, may bunga oh. Naana pero daot. Oh. Sira, ayan mga maitim na bunga. Before the sun goes down, we're ready to admit, but I know you know. Nandito na tayo mga kababayan. So ito yung farm na ating ayusin. Ayan, mayroong mga kaunti ng bunga. Pero kaunti. Ayan. So susubukan natin na marihab ito at paramihin yung mga bunga. Bago kami magsimula, pupunta muna kami sa kanilang payag. Ayan. Payag yung tawag sa amin dito, yung farmhouse. Ayan. I don't know kung sa ino anong tawag sa farmhouse sa amin dito, payag. kubo. Ayan, parang kubo sa farm. Ilalagay natin doon yung mga gamit natin, yung bag natin para mas
kapag pruning tayo ng maayos. Nasa ilalim ng mga niyog. Yan, mga niyog. Mga kakao nila. Yan, sa palibot, mga kakao. Pero may ano pa. Laban na. Ah. Wala ilang payag? Aw, nako, wala na. Sira na. Ito, yan po yung kubo nila. Matagal na panahon na hindi na puntahan ng pan na ito. Kaya, ayan, sirang-sira na. Wala pala tayong kubo ngayon. Ang dami. Maraming kakao, oh. Ayan. Oh, malaki yung bunga, oh. So, ito po yung kubo namin ngayon. Mukhang mag-uulan to, basa pa rin. Buti na lang, mainit ngayon. Kasama ko ngayon si Manong Tata. Ayan, Manong Tata. Siya yung caretaker natin sa area na ito. Dalawang ektarya, tapos di pa namin alam kung ilang kakao yung meron kasi may mga niyog, bibilangin namin. Ayan. Hopefully, matapos namin ito siguro mga 2 days. Dalawang araw na pag-pruning at saka pag-weeding. And then pagkatapos niyan, mag-spray and then babalutin natin yung mga bunga at saka mag-aabuno din tayo. Alright. Getting ready na tayo mga kababayan. Nakapagbihis na tayo. Saka naka-long sleeve tayo. And then, yan, meron tayo ditong pruning shear para sa mga maliliit na sanga. Meron ding saw para sa malaking sanga at meron ding bulo para sa mga damo. Yan. Importante na meron tayong gamit para mabilis yung ating ano. Yan si Manong Tata, yung ating magiting na caretaker dito. Isang magiting na cacao farmer. Ayan, yan yung pruning na ginagawa natin. Tinatanggal natin yung mga unwanted na mga sanga. Yan. Kanipod. Okay. I'm afraid short of fire, the dark in need of light. And we turn, you inspire, feel the change in me tonight. Take me up, take me higher, there's a world not far from here. We connect in desire. Hearts alight, firestorms, and when they strike, we feel the love, sparks of fly, they ignite our bones, and when they strike, we light up the world. Hearts alight, firestorms, and when they strike, we feel the love, sparks of fly, they ignite. Po mga kababayan, tinatanggal ko itong sanga na tumubo sa pinakamababang bahagi o hindi na ito kasama sa grafted na kakao. Kababayan, almost 1 hour na tayong nag-pruning. Ayan, dahil nag-rehab tayo ngayon. Ayan, sa likod natin. Ayan, pruning na po yan. So, pahinga muna tayo ng kaunti. Next natin, dito na naman sa likod. Ayan. Medyo magulo pa kasi hindi pa yan na pruningan.
mapapansin nyo po mga kababayan, mas malinis na ng kaunti. Makakapasok na yung sunlight. Saka meron ng airflow sa ilalim. Isa yan sa mga basic na principle sa kanina, kala ko mga 2 days matatapos naman ito, pero I believe nangabutin kami ng 3 hanggang 4 araw dahil medyo marami-rami pala yung pruning. Kaya halos mapapansin natin mga kababayan, wala masyadong bunga. Yun nga, hindi naalagaan yung kakao. Pero nakita ko maganda yung lupa, mataba yung lupa. May ilan-ilan pa rin mga puno ng kakao na nakakabunga. Pero yun nga, paglaki, biglang umiitim. Ito, may isang puno dito na kahit papaano mayroon siya mga bunga. May nakita kami ng mga maitim na bunga, pero tinatanggal namin kasi nakakahawa. Pag may isang bunga na umitim, ito ang nakapagkita ako. Ayan. Ito. Ayan, may umitim na bunga. Pag dito tinanggal, most likely madadama yung katabi niya. Kunin natin ito. So I'll stay, Cow farmer. Stop ko na kami dahil naabutan tayo ng ulan. Ayan, at the same time kain muna tayo. Isa sa mga experience kapag nagka-cow farming ay napakaraming mga kumakagat. Ayan. Namumula yung aking ano ngayon, parang kinagat ako nang hindi ko malaman kung anong mga klaseng insekto. Ayan. Kaya sa mga nagtatanong kung madali ba yung cacao farming, simple lang po ang cacao farming, pero hindi po madali. Magkaiba yung simple at saka madali. Ayan. So, pero sulit na sulit naman kasi pag nakapag-harvest na tayo nito, ayan, I believe ikita tayo ng kahit pa paano can sustain our family needs. After namin na kumain ngayon, tapos nag-stop yung ulan, balik na naman ulit kami sa afternoon na naman na pag-rehab ng ating cow farm. Ayan.